Jesus'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin ngayong ipinagdiriwang, ginugunita natin ang pagkareyna ng ating mahal na berheng, na mahal na ina na Berheng Maria bilang ina ng langit at lupa. At inialay natin sa misang ito ang lahat ng mga intensyon ng ating mga kapamilya, mga kapatid na nakikidalo sa atin sa pamamagitan ng lahat ng social media platform ng Pabansang Damana ni San Padre Pio. At inidalangin din natin ang mga intensyon ng ating mga kapatid, ang mga may sakit na nasa bahay nila ngayon, ang mga nasa ospital, at ang lahat ng dalangin sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating na maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ang isang malaking liwanag ang bayang Malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagpagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki
at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan, ang ipinagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan magmula ngayon magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkaglugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ang lahat po'y magstayo. Diyos ay kapiling mo, Trina. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako ay dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo
at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat ako, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali din po, Father. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang solemnidad ng pagkareyna ng ating mahal na ina, ang Berheng Maria. Matapos ang pag-akyat sa kanya sa langit, ang ating ina na si Maria ay nakoronahan ngayong araw bilang reyna ng langit at lupa. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon ang kaganapan noong Annunciation o ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Ito ang simula ng bukasyon ng ating mahal na ina. Nang tanungin siya upang maging ina ng Diyos o ina ng anak ng Diyos. Si Maria ay isang babae na palaging nagsasabi ng oo. Oo sa lahat ng kagustuhan ng Diyos. Mula sa pag-anunsyo hanggang sa 30 taon ng tagong buhay ni Jesus kasama niya at ni Jose sa Nazaret hanggang sa krus at kamatayan ng kanyang anak na si Jesus, laging tumutugon ang ating mahal na ina ng oo sa Diyos. Walang mga kondisyon, walang pag-aalinlangan, at walang pribilehiyo na naroroon kasama ang Panginoon. Tiniis ng ating mahal na ina ang lahat upang matupad ang kanyang bukasyon. Ang kanyang puso ay tinusok din noong ang puso ni Jesus ay tinusok ng sibat. Sa paanan ng krus, ang kapighatian ay nag-uumapaw sa puso ng ating mahal na ina, na walang ibang ginawa kundi ang mabuhay para sa Diyos at ibigin ang Diyos. Gayunman, nanatili siyang matatag at buo ang pananampalataya. Naroon siya kasama si Jesus mula sa kanyang sinapupunan hanggang sa libingan. Sa ating panahon ngayon, ano kaya ang sinasabi nito para sa atin? Kumusta ba ang ating sariling bukasyon at misyon mula sa Diyos? Hindi ba tayo ang laging nagrireklamo? Hindi ba tayo ang mga tao na nais tumakas sa responsibilidad at hirap ng buhay? Hindi ba tayo yung mga tao na mas gusto ang aliw kaysa sa paglilingkod, kahit na nangangahulugang ang sakripisyo ay para sa ikabubuti natin at ng ating kapwa? Ito nga ang natural nating mga tao. Ang gusto natin ay ang sarap lang at ang kaginhawahan sa buhay. Kaya mga kapatid, mas kailangan natin ang tulong ng Diyos at ng mga banal upang linisin ang ating mga puso. Hilingin natin ang tulong ng ating mahal na ina na dinaanan din ang lahat ng hirap sa buhay para sa Diyos, ngunit walang bahid ng dumi at sala. Si Maria
ang unang alagad ng kanyang anak na si Kristo, higit sa sinumang iba pang mga apostol. Siya ay tinawag muna ng Panginoon sa isang bukasyon na higit sa lahat, at ito ay ang bukasyon ng pagiging ina ng ating manliligtas. Siya ang madaling araw na nagpapahayag ng pagsikat ng araw na si Hesukristo, ang luwalhati na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa ating mahal na ina ay dahil sa kalaliman at hindi lubos na matantong pagdurusa na naranasan niya kabahagi ng kanyang anak. Kung nakikibahagi tayo, mga kapatid, sa pagdurusa ng Diyos, makikibahagi din tayo sa kanyang kaluwalhatian. Sa ating buhay, madalas tayong mga tao ay sinusubukang takasan ang responsibilidad natin bilang mga Kristiyano. Mahirap sa ating mga makasarili ang magmahal at maglingkod sa iba. Mahirap sa ating mapagmataas ang magpakumbaba sa Diyos at sa iba na aminin ang ating mga pagkakamali. Gayunpaman, ito ang paraan. Si Maria mismo ang napiling bilang ina ng Diyos, ngunit siya ay lalo pang nagpakumbaba sa harap ng Diyos. Paano naman tayo? May mga karangyaan sa mundo at ang maliliit na kasiyasiyang bagay na pinaglalaanan natin ng labis na oras at panahon, ngunit hindi ito ang paraan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nawa tayo na mga anak ni Maria at mga kapatid ni Hesukristo, kasama ng ating nag-iisang Ama sa Langit, ay magkaroon ng lakas na daanan ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ang tunay na kaluwalhatian ay ang pagsasabi ng oo sa Diyos. Ito ay sa paggawa ng kanyang kalooban, hindi ng ating sariling kagustuhan. Ito ay ang pagpapakumbaba ng ating sarili sa harapan ng Diyos at sa ating kapwa, tulad ng ginawa ni Jesus at ni Maria. Si Jesus ay naparito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Ganun din ang kanyang ina na si Maria, na ang buong buhay ay ibinuhos para sa Diyos lamang. Gaya nga ng linya ng isang sikat na commercial ng kape. Para saan, para kanino tayo bumabangon sa umaga? Para saan o kanino ang ating buhay? Kanino ang hinahanap nating kaluwalhatian? Ito ba ay para sa Diyos o para sa ating sarili? Mga kapatid, naway pagnilayan natin ito ng may buong katapatan sa ating sarili. Naway buong pagsisikap nating tularan ang ating mahal na inang si Birheng Maria sa ating buhay. Humingi tayo ng tulong at patnubay sa Kanya bilang ating tulay patungo kay Hesukristo na Kanyang anak at ating Panginoon sa langit. Ito ang ating samot dalangin sa ating pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, ang biyayang nagmula sa pagpapala mo.
ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon, ginugunita si Maria. Si Mariang mahal na birhen ay nakikiusap na sakluluhan sana kami nang naghahain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus. At ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarapila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang pag-alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay inihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo,
ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito. Kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming arsobispo na si Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buumong sambayanan, at ang lahat ng tao na pawang tapat at wagas sa pagharap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhing Maria, si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, at ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamin. Higyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin, huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. At iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. At ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig sa inyong mga puso at magandang ngiti sa inyong mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Diya sa puso ni Numan, ikay tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamalim, inang sinta, inang
Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon, ginugunita si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap na sakluluhan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus. Kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariyang Birheng Mahal ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa Batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, para po sa mga kabataang inihahanda para sa pagkukumpil na nakadalo ng seminar, meron po kayong kumpisal ngayong 24 ng Agosto mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali sa Chapel of Reconciliation. Mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. Ika-apat, bukas po ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Para naman po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church at sa entrance ng ating Divine Mercy Sanctuary. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kailangan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 9 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwan ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magstayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo
sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, mga imahin at mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Banal na ina, berin sa dagat na, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Muli po sa mga nagnanakaw.